aking pong ibabahagi kwentong bayan sa inyo ay ang alamat ng Pasig kung saan kami ay kasalukuyan nakatira. Alamat ng Pasig. Sa taong nakamalas ng unang liwanag, ang magkaibigang lakan, tindalo at magat mandapat. Ang una ay mariwasa, samantalang ang huli ay isang bukhan magsagsaka. Si mandapat ay lumaki, kalinga, ni Dato Bakote na nangaruga sa kanya nang siya'y uli. Laging magkasamang parang kambal ang magkaibigan, lalo kung nagbubungkal ng lupa at nangangaso ng usa at baboy ramo sa kagubatan. Napabalita sa kanilang balangay ang tungkol sa nawawalang kaharian. Ang magkaibigay nagkaisang hanapin ito. Kanilang ginalugad ang kalawakan ng dagat. Sila'y napadpad sa isang kulo ng abutang ng malakas na bagyo. Sila'y inusig ng may kapangyarihan sa kulo. Nagmatuwid sila ng sila'y mangingisdang itinaboy roon ng masasabang panahon. Lingid sa kanilang kaalaman ang kulo palang iyong kanilang kinapadparan ay ang hinahanap ilang nawawalang kaharian. Ang kulo ng kulo ay haring marupit kaya masasabing ang puok na iyo'y bayang walang Diyos. Ang magkaibigay ibinulog kay Dato Pasig bilang mga bihag. Inyong kamahalan, narito po ang aking nagtutok na mga espiyan ng mamanay sa ating tanggungan nang malaman ang ating bihin. Sa gayoy madali nilang malulusob ang ating kahatian bilang mga kaaway. Iniutos ng hari sa Berdugo dalhin sa Bartolina at Salusahan. Hampasin ng latigo ng makasanlibong ulit. Narinig ni Dayang sumilang ang utos ng Ama. Siya'y nagsalita. Maawa ka po sa kanila. Wala silang kasalanan. Kung sila'y parusahan, sakaling ang ating mga kampong ay maglakbay sa kanilang kaharian, ganyan ding ang gagawin sa ating mga kabig. Mabuhay ang iyong pangangatwiran, anak. Mababuhin ko ang aking utang. Sila'y aking palalayain. Ituturing ko silang panuuhin natin. Gayon, nalaman ang kasasalamat ng dalawang magkaibigan. Si Magat Mandapat ay naging tagahanga ni Prinsesa mula noon. Pagkalipas ng mga araw, nabatid ng magkaibigan ang mga kalupitan at kabututan na ganap sa kaharian. Ibang-iba ang lakdaw ng buhay
na kanilang namasdan sa Pasig. Dito'y walang kalayaan, di tulad sa Taal na kanilang sinilangan at kinagmulan. Kaawa-awa ang mga magsasaka. Sila'y patay gutom at hindi makatikim ng sapit sa kanilang kinagpaguran. Sinisikil ng dato ang karapatan ng mga mamamayan. Ang mayayaman ay siyang nagdadamasa ng kasagana ang hindi nila pinagtawisan at ang mga dukha ay sakmal ng gutom at pagsasalan. Ang hindi sumusunod sa utos ng hari ay ipinalamon sa apoy. Ipinagtapat ni magat ng dapat kay dayang sumilang ang mga kaapihan ng mga magbubuhay. At ang panggigipit sa kanila ng mga magmamay-ari ng lupa. Sinabi ni Magad sa prinsesa, "Dito'y ang taong masipag, ang siyang pulubi, ang sakim at sukaban ang pinagpapala sa kabila ng kanilang katamaran." Sumagot ang prinsesa, "Ano ang aking gagawin? Kung ako'y tututol kay ama, baka ako parusahan. Siya'y hindi makatuwiran. Nangako na lamang ang prinsesa na pag-aaralan niya ang lunas na dapat ipagkaloob sa mga magsasaka. Unti-unti, kung aamukin si ama nang magkaroon ng pagbabago." Nagsupling sa puso ni Magat mandapat ang pagmamahal sa prinsesa. Kung minsan pati ang katotong si Tindalo ay pinagseselosan niya kung makitang kaniig ang kanyang minamahal. Minsan nabanggit ni mandapat sa prinsesa na ang bayan ay tutubusin niya at ito'y gagawin isang paraisong tulad ng Taal. Ang bayang ito ay aking iligtas sa kaalipinan, ang huling pangungusa. Nagkaroon ng kasunduan na pinsimuluan ni Magat at Tindalo, subalit may bahagi ng kaharian tumutol. Ang hindi sumang-ayon ay naghimagsik. Nilusong nila ang kaharian at nagkaroon ng madugong labanan. Sinamandapat at Tindalo ay nagapi. Si Tindalo ay itinapon sa dagat. Si Magat ay susunugin sa nasubalit mahiwang nailigtas ng prinsesa. Dahil sa kalupitan ng hari, siya'y pinagusahan ng Diyos. Nagkaroon ng malaking baha at ang buong kaharian ay nagunan.
ang hari ay nalunod sa taas ng tubig. May isang mahiwagang binta na sumagip kinamagat at dayang sumilang. Matapos ang baha, mabilis na nagbalik sa Pasig ang pag-unlad nito sa ilalim ng pangulo ni Magat. Siya ang naging puno ng Pasig pagkat napataling puso niya si Sumila. Mula noon, umiral sa kaharian ang pagkakapatiran ng puhunan at paggawa. Naisip katuparan ng buong sigla ang katarungan ng madla. Lumigaya ang mga mamamayan. Sina Mandapat at Sumilang ay iginalang ng mga mamamayan at sila'y nabuhay ng matiwasay at maligaya ng mahabang panahon. At yan po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, paalam!